Sa video ng ito guys ay magbubuo ako ng battery pack ng mga NMC batteries 21 series na 72 volts at 63 ampere hours capacity para sa e-bike na Keso. Para malaman mo kung paano ko ito ginawa ay patuloy mo lang panoorin ang video. At eto na nga, dumating na ang mga NMC batteries na pinapabuild sa akin. Shout out sa nagpapabuild nito sa akin. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Ayan, nag-check muna ako ng mga voltahe at internal resistance ng bawat battery para sure tayo na walang dead cell sa kanila. At pagkatapos ko na na-check ang bawat isa ay pinupisahan ko ng ayusin ang bawat cell ayon sa tamang posisyon ng bawat isa. Pinagpatong-patong ko ang mga battery at nilagyan ng pandikit para mapanatiling nakakapit ang bawat isa. Pagkatapos ng pang-sampung patong ay inayos ko sila na mabuti gamit ang skwala para diretso at magandang tignan. Pagkatapos ayusin ay nilagyan ko na ito ng fiberglass tape para mas maganda ang kapit ng bawat isa. Ayan, para ka lang ng balot ng chocolate para sa jowa mo na demanding. Pagkatapos nito guys ay ganoon din ang gagawin sa susunod na battery. Ipagpatong lang ayon sa tamang posisyon at lagyan nito ng pandikit. Yan mga ka-builders, sunod naman na gagawin ay pagsasamahin na natin ang dalawang set ng battery. Sinisiguro ko lang na laging pantay ang mga battery para maayos silang tingnan. At pagkatapos, nilagyan ko na ito ng fiberglass tape. 21 pieces po yan, yung isa ay nilagay ko sa gilid ng mga battery. Ang second step naman ay ang pagkatapos ng mga rubber insulation. Kailangan natin ito para maiwasang magkadikit ang mga terminal ng mga battery. Ang sukat ng mga rubber na tinabas ko ay 2 cm ang lapad niya at 9 cm naman ang haba. Yan guys, ito na yung mga natabas na natin na 80 pieces po, lahat yan. Sunod ay ilalagay na natin ang mga rubber sa pagitan ng terminal ng bawat battery. Maingat po natin gawin ito mga ka-builders para maiwasan magkadikit ang mga battery connection. Ayan po mga ka-builders, ganyan lang po ang pagkakalagay ng bawat rubber at pagkatapos natin dito ay sa kabila naman ang lalagyan natin ng rubber insulation. Ito naman ang pangatlong step ay ang pagtatabas ng mga epoxy insulation board. Ito ang gagamitin natin pangsapin sa bawat terminal ng mga battery. Ang sukat na tinabas ko dito ay 2 cm. Ang sunod naman na gagawin mga ka-builders ay hahatiin natin ito sa dalawa. Mahalaga ang mga ito dahil ito ang magsisilbing protection ng mga connection at maiwasan ang short circuit. Pagkatapos na nating maitabas ang mga epoxy insulation board, ay ilalagay na natin ito sa may bandang ilalim ng mga battery terminal plate. Ayan guys, pag nainlagay na lahat, saka na natin hihinangin ang mga terminal ng mga battery. Kung nahihirapan kayo manghinang sa mga terminal, ay kailangan muna natin itong kiskisin ang plate ng battery terminal hanggang lumabas yung copper niya. Tsaka na ito maaring hinangin ulit. Dito naman mga ka-builders ay pinagdugtong ko ang terminal ng battery sa gilid gamit ang 6AWG wire. At pagkatapos ko na naikabit ang wire ay nilagyan ko na ito ng rubber insulation sa pagitan ng mga battery terminal. Sunod naman sa bandang gitna ng mga battery ay pagdudugtong ko sila ng 6AWG wire. Pagkatapos naman guys, dito naman tayo sa kabila, naglalagay ng mga insulation at
ihinangin ng mga terminal. At kapag nahinang na lahat, pwede na itong lagyan ng BMS o yung battery management system. Sa paglalagay naman ng BMS, mga kabuilders, ay lalagyan muna natin ito ng epoxy insulation board. Ayan. Para hindi siya gaano gumalaw, ay lalagyan natin ng tape. Tsaka na ilalagay yung BMS. Temporary lang ito, kabuilders. Kailangan tanggalin muna kapag ihinangin na yung mga wires para maiwasan ang anumang sira sa BMS. Ayan, aayusin ang mga wires na BMS ayon sa kanya-kanya nilang terminal. Lalagyan din ng tape ang mga wires para hindi na ito gumalaw. Kailangan din maayos tignan para maiwasan din ang pagkakalito kapag ihinangin na natin ang mga wires sa bawat terminal. Kapag nga pala ilalagay ko na sa box itong nabuild ko ng battery, mga kabuilders, ay nasa gilid ang BMS. Wala ito sa bandang itaas. Para magkasya ang battery sa e-bike kung saan ito ilalagay. Ayan mga kabuilders, nice ayos ko na lahat ng wire. Tatanggalin ko itong BMS para safe sa anumang sira kapag ihinangin ng mga wires. Ayan mga kabuilders, natapos ko na naikabit lahat ng wires. Ang ganyan na yung itsura ng binuo kong battery. Sunod ay maaari ko nang i-install ang BMS at i-activate ito. Bakit nga pala dito ko pinwesto ang BMS, mga kabuilders? Ay dahil dito malapit ang negative terminal ng battery pack. Ayan, nakapwesto na ang BMS at ihinangin ko na ang wire ng B- ng BMS sa negative terminal ng battery. Sunod naman guys, mga kabuilders, ay lalagyan ko na ng wire ang negative power output ng BMS at dito na rin ang charging connection. Pagkatapos nito ay sa positive connection naman ang lalagyan ko ng wire. Ang next step naman ay tatakpan ko na ang mga battery terminal nitong epoxy insulation board. Protection ito sa anumang bagay na pwede dumikit dito. At ayan, nilagyan ko na rin ito ng tape para di na siya matanggal. Ito mga kabuilders, na-activate na namin ang BMS at gumana na rin yung battery. Kasama ko po dito yung may-ari, bali siya na yung nag-set ng mga parameters ng BMS niya. Shout out po sa iyo kay Maxwell. Yan, maraming salamat sa tiwala mo. Ngayon guys, ay tatanggalin na namin ang mga lead acid at papalitan na ito ng inassemble kong mga battery. Bago namin inilagay sa box ang battery, ay binalutan muna namin ito ng PVC wrapper. Kung mapapansin nyo, ginabi na kami talaga dyan, mga kabuilders, kaya medyo madilim na. May kalakihan din ng wrapper, pero ayos lang, naibalik naman ito ng maayos. At dahil malaki ang wrapper, mas makumapal ang pagkakahulma ng PVC. Ayan guys, tapos na namin siyang naibalot. Ayan, pinagpipicture muna namin siya. Ayan no, parang celebrity lang ang dating. Next naman guys, ay ilalagay na namin ito sa kanyang enclosure box na ginawa ko. Ayan, at pagkatapos sa enclosure box ay finally, may kakabit na ito sa e-bike.
Nilagyan na rin namin ito ng rubber insulation para di umaalog sa box niya. Kinailangan namin tanggalin ang body ng e-bike para maikabit na namin ang battery sa lalagyan ng e-bike. Ang problema dito mga ka-builders ay mayroong nakaharang na bracket sa lalagyan ng box. Kaya tinatim ko muna ito ng cutting disc at yan na nga, naikabit na namin ang battery. Nilagyan muna namin ito ng terminal lugs, temporary, at papalitan din ito ng Anderson connection para madali itong baklasin pag kinakailangan. Sa wakas mga ka-builders, naikabit na ang battery at ibabalik na namin ulit ang mga fairing ng e-bike. Kung nakikita nyo guys, ang ganda tignan ng box sa e-bike. Ayan, saktong-sakto lang ang NMC na 65 ampere hours at 72 volts. 21 pieces. Ayan mga ka-builders, ay ini-install na ng may-ari ang Botol Programmable Controller. Mabait po yan may-ari. Nagpakain pa dyan ng barbecue chicken with rice. Talagang tinapos namin kahit gabi-gabi na itong pag-i-install ng battery. Ito na yung pinakahuli naging problema namin. Mga ka-builders, ay hindi ko na maisara ang footrest o kung ano man tawag dyan. Basta takip. Tinanggal ko na yung tumatamang parte ng fairing sa box para maisara na namin ito ng mabuti. Ayan mga ka-builders, hanggang dito na lang ang video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel. At i-like itong video. Kung meron ka na isabihin, ay i-comment mo na yan sa comment section. Maraming salamat po lahat sa inyo hanggang sa muli and God bless ating lahat.